You are now watching Showbiz Knock, your daily showbiz update. Hindi pa nga pormal na nakaupo ang bagong pangulo ng bansa na si Pbbm, ay talaga namang katakot-takot na ang mga anti-Marcos. Alam niyo naman kung sino ang anti-Marcos na hinahanapan na kaagad ang ating bagong presidente ng solusyon sa ngayon ay nangyayaring problema ng bansa. So, ibig sabihin, mga netizen, especially the anti-PBBM, paupo pa lang po ang ating presidente. Pinag-aaralan pa lang niya ang mga naiwan na problema ng bansa. Which is actually, nakita naman din natin sa ating pababang pangulo kung paano niya inilagay ang budget sa mga dapat paglagyan or ang build. Pero ayon nga kay PBBM, dahil nga build na, so konti na lang ang medyo ire-retouch na lang yan, ang gusto nga ng bagong pangulo ng bansa ay mag-focus sa agriculture dahil na rin sa nangyaring hirap sa pinagdaan ng pandemic at ngayon nga ay apektado ang Pilipinas sa nangyayaring gera doon sa Ukraine at sa Russia. Pero bakit nga ba hindi mawala-wala ang mga oposisyon na kung saan alam natin na kahit na gumawa ng maganda ang dating Pangulo at ang bagong Pangulo ay talaga namang nandyan sila para sirain at magbigay ng negatibo na mga komento about dito. Para bang gumawa ka ng 1,000 tama, gumawa ka lang ng 1 mali, eh yung mali talaga ang nakita. Well, that's the nature. Yan naman talaga ang nature ng mga tao. Sabi nga natin, we cannot please everybody. Pero tandaan natin na ang bagong Pangulo ay hindi pa po nakaupo. Siya po ay uupo pa lamang sa June 30. Kaya naman doon sa mga tumutuligsa na nasaan na yung pinangako mong 20 kilos na bigas na ko. Di ba naman po, ina-update na po yan. Sinabi na nga po ng ilang vlogger na talaga namang nakatutok sa mga ginagawa ng bagong Pangulo. At nandyan ang SMNI para mag-update ng tama, ay napagmitingan na po yan. At kahit na hindi pa formal na nakaupo ang ating Pangulo, gumagawa na po siya ng paraan. Pero hindi naman yung sasukdulan na tipong hahanapan nyo na agad-agad. Actually, kung natatandaan nyo, nagagalit kayo nung halalan. Dahil ang sabi nyo, wala naman siyang plataforma na inilalatag. Ang sinasabi lang ng ating Pangulo ay unity. Ibig sabihin, magagawa natin lahat ng problemang kinakaharap ng bansa kapag tayo ay nagkaisa. Pero ano ba ang ginagawa ng marami? Hinahanapan pa siya ng mga plataforma na hindi nyo naman talaga nadinig. Sinasabi niya yan sa kanyang mga vlog kung ano yung nais niyang sabihin. Pero sa meeting de avance, hindi nyo siya napakinggan ng ilang pangako. Pero kahit hindi siya nangako, ginagawa na niya. Hindi pa nga siya formal na nakaupo. Andyan at kinakausap niya na lahat ng diplomat at ambassador ng bansa na talaga namang nakukumbinsi ni PBBM. Excited din sila na makatrabaho ang ating Pangulo. At hindi naman sana maganda na hindi pa nga nakaupo ay hinahanapan nyo na. Katulad nyan, sinasabi, may mga magsasaka daw na tumutuligsa sa Pangulo na malabo daw maibigay ang 20 pesos na halaga ng bigas. Eh kung hindi pa nga ginagawa, negative ka na. Ano pa, di ba? Sabi nga, unity. Ibig sabihin, suportahan natin kung ano yung one mind. Magkaroon tayo ng isang utak na ang Pangulo ay ating itaas, hindi mo hatakin pababa. Itong mga magsasaka na to, sila na nga ang tutulungan. Hindi naman ibig sabihin na magiging 20 pesos ang bigas, eh kayo'y mawawalan ng kita. Magkakaroon lang tayo ng kagaangan. Ayaw nyo ba yun? Eh sabi nga sa Vietnam, 20 pesos. Ibig sabihin, 20 pesos nila ibinibigay ang bigas kapag ka sila ay nagbebenta sa ibang bansa. So, ibig sabihin, mas mura pa sa 20 pesos ang halaga ng bigas nila sa bansa nila. So, hindi talaga imposible na magkaroon dito ng 20 pesos na bigas. Diba? Naipaliwanag na yan. Kaya naman, doon sa mga naghahanap na kaagad-agad ng mga plataforma ni PBBM, naku, huwag po kayong mainip. At iyan po ay pinag-aaralan. Anyway, narito ang ilang suggestion ng mga netizen at ang kanilang reaksyon sa mga talaga naman nagsisimula ng tumuligsa. Sabi nga, hindi pa nakaupo. Tinutuligsa na. How much more kapag nakaupo na? Pero sabi nga natin, sa isang pelikula o teleserye, hindi magiging exciting ang eksena kapag walang kontrabida. But anyway, narito ang mga naging reaksyon ng mga supporters ni BBM.
sa mga tumutuligsa sa ating bagong Pangulo ng Bansa. Say ng isang netizen na ito, Nelia Goodsell, aniya, naku po naman, agad-agad, magtanim muna bago aani, gusto nila, instant. Siyempre, hindi naman magpapahuli sa kanya nagireaksyon at komento itong si Joyny CD. Sabi ni Joyny CD, kailangan mo nang baguhin ng mga Pinoy ang mga pag-uugali nila at pananaw sa buhay. Hindi nga kayo umangal na nakawan kayo ng nakawan at bumaligtad ang tiyan nyo sa gutom at hirap sa loob ng 30 years na pamumuno ng mga dilaw. Tapos mag-aarte kayo na para kayong hindi kayo nasanay at hindi makapaghintay at magtiis ng konti para naman sa kinabukasan ng mga apo natin ang pinag-uusapan na pagbabago, hindi sa mga katulad natin na namulat naman sa hirap ng panahon, dulot ng oligarch o mayaman lang ang may karapatang mabuhay ng maayos na naging normal o katanggap-tanggap na realidad sa Pinas for 30 years. O magkaroon man lang ng bukas na pag-iisip at tumulong sa pagbabago na gusto nyong mangyari. Ito naman ang suwesyon ng mga netizen na ito. Sabi naman nitong si Sontnas Vlog, aniya, mas mainit pang maningil ang mga natalong kandidatong supporters kahit alam naman nilang hindi pa nakaupo si Press Pbbm Sara sa pwesto. Hay nako, tumigil na kayo mga ibang natalo sa paggawa ng mga destructive na pagpuna. Mag-isip na lang kayo kung ano ang maitutulong nyo sa bayan. Say naman ni Roda Maramag, tama kasi kahit gaano kagaling kung may humihila sa kanya pababa. Kay we need to help to stand up to our country. At narito naman ang naging say ng isang netizen or ang dalawang netizen na ito na mula kay Isa Kabling. Aniya, huwag kang mag-alala PBBM, nakaalala yung Panginoon sa'yo dahil mabuti kang tao. Ipagdarasal ka namin palagi. Say naman ni June de los Santos, siguro pagtulungan na lang nating ipaliwanag na may kailangang gawin. May proseso bago maisakatuparan ng mga binabalak o target na gawin kung saan ang iba itinuring na isang pangako. O may tao lang talaga na masyadong kritiko lang talaga na para bang sila lang ang magaling. Silang yung tao na walang magandang magawa. Pasaway sa lipunan. Yan nga ang say ng mga supporters ni PBBM doon sa mga tumutuligsa sa bagong Pangulo ng Bansa. Mag-antay tayo dahil sabi nga mayroon niyang proseso. Kaya nga naglagay siya ng mga secretaries o yung mag-aayos sa bawat ahensya na kung saan kailangan lalong-lalo na ng mamamayang Pilipino na suportahan ang bagong Pangulo ng Bansa. Pasasaan ba kung talagang ito ay ating idadalangin, lalong-lalo na ang mga mamumuno sa bansa natin ay walang imposible sa ating Panginoon. Well, yan ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Now.